Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back mga kapuso. Ayan, nandito na naman ako para magbigay sa inyo ng isang updates ko tungkol sa napakagandang teleserye na talaga namang inaabang-abangan natin. Bilangin ang Bituin sa Langit, dahil paganda na ng paganda to. Dahil ito nga si Margos ay takot na nga na itong si Noli ay magsalita at isumbong siya kay Ansel doon, tungkol doon sa nakita niya na may kahalikan siyang lalaki. So ayun na nga, takot na takot pati anak niya si June ay inutusan niya na para kausapin itong si Noli na huwag magsumbong doon kay Ansel nga. Nako, takot siya sa sarili niyang multo. So itong ang bata ay kinausap nga itong si Noli at sinabi na huwag nang magsalita. Yung bata parang nabibilog na rin yung kanyang isipan ng mami niya, kahit alam niya na yung katotohanan at alam niya na rin na hindi siya tunay na anak ni Ansel. So bakit nagbago ang isip niya? Dahil pinamulat sa kanya ng mami niya, o sinabi sa kanya ng mami niya, na gusto niya lang nabigyan ng magandang buhay itong si June. So kung halimbawa man mabuko sila, so yun ay kinatatakot ni Margot na baka kung saan sila mapunta at mawala yung kung anumang karangyaan ang meron si June ngayon. So itong si John ay parang nabilog niya na at naisip niya rin na kailangan niya rin magpanggap, kailangan niya rin ng buhay na ganun. So itong si John, kahit nasasaktan siya, ay pilit pa rin niyang tinatanggap at pinagtatakpan yung mami niya, kasi ang sabi nga niya, kahit ano pa man ang kasalanan ng mami niya, ay mahal pa rin niya ito. Nanay niya pa rin to. So sinasabi niya nga doon kay Noli na huwag na lang sabihin, at ayaw niya pa rin maniwala na kunwari pinagtatakpan niya pa, na nung pinapakita ni Noli nga yung video na nakuha na ni Noli na may kayakap na lalaki itong mami niya, ay siya pa tong nagsasabi na hindi totoo yan, gawa-gawa niyo lang yan, dahil yun na nga, kaso nagsiselos daw si Noli, kaso naiinggit daw, so ganun. So parang ang gustong palabasin itong si June ay gumagawa-gawa lang ng kwento to si Noli, kahit alam niya na yung katotohanan. So tinanong naman siya ni Noli at inamin naman niya na alam na, pero sinabi niya pinagtatakpan niya dahil mahal niya yung nanay niya. So ayan na, sinakripisyo talaga ni Noli ang lahat, kahit yung relasyon nila ni Maggie ay hindi niya pa rin sinasabi talaga na hindi siya tunay na anak ni Ansel, at pwede naman sila ni Maggie, dahil hindi naman sila magkadugo. So ang paniniwala kasi ni Maggie ay magkapatid sila. So talagang hindi, para kay Maggie, sa puso't isip niya, hindi talaga sila pwede dahil magkapatid sila. Dahil nung nag-usap nga silang dalawa, at itong si June ay umiinom nga, at hinagis niya pa yung kanyang baso at nabasag nga, at ayun na nga, nasugatan pa siya. At itong si Maggie nga ay inampat niya nga yung dugo dahil nasugatan nga. At gusto pang halikan ni June itong si Maggie, at itinulak siya ni Maggie. At sinabi ni Maggie na, bakit mo ginagawa yan? Magkapatid tayo. So, hay nako, itong si June, kahit alam niyang hindi sila magkapatid, naalala niya yung sinabi ng mami niya na wag sasabihin kung ano man yung nakita niya o nalaman niya. Dahil pag nalaman ay nako, magkagulo talaga, at iiwanan siya ng asawa niya na ni Ansel. At syempre, pag nalaman hindi nga naman siya anak, so baka palalayasin sila sa doon sa bahay. So yun ang gumugulo sa utak ni John. Kahit gustong gusto niya nang sabihin na hindi talaga siya anak, para maipagpatuloy na yung relasyon nila ni Maggie, hindi pa rin niya magawa dahil mahal na mahal nga niya yung mami niya. So napakadaming balakid kahit na alam niya na yung katotohanan. So itong si Margot nga ay alalang-alala, at tinawagan niya pa itong si Ringo na hindi na sila pwedeng magkita, dahil nga yun na nga, nakita nga sila ni Noli nga na ganun, at may pinapakitang pruweba, at baka magsumbong pa yun kay Ansel nga. So doon siya takot na takot. So ayan, napakaganda na ng istorya na to, at alam mo yun, nagpaikot-ikot ang haba-haba pa ng patutunguhan ng kwentong to. So ayan, mahaba-haba pa rin ang ating pagsasama.
So ayan guys, abangan natin to bukas. Ang ganito na lang muna ako at maraming salamat sa inyo. So sa mga hindi ko pa kapitbahay dyan, huwag ninyo akong kalimutan dikitan at pindutin nyo na rin ang bell notification para updated kayo sa tuwing nag-upload ako ng video. At wala tayong iwanan guys, at mag-iwan lang kayo ng message, babalikan ko kayo agad. So maraming salamat.